Hello guys, welcome to my channel. Ikikwento ko sa inyo yung pangyayari noong 18th date of work namin. Nung natulog kami sa hotel, tapos kinabukasan, Sunday yun. Wala ang mga Arab, Filipino, and Russian lang kami. Ando. Yung part 2, in the morning, hindi ko mabuksan yung pinakadulo kasi mahina ang battery. Kahit isusok ko yung MasterCard, nagpupula, dapat mag-green yun. Ngayon, proceed ako sa other room. Ganun lang, double time. Kumbaga kung habang nagluluto ka ng kanin, nagluluto o nagigisa ka na ng ulam, nagpapakulo ka pa ng tubig para sa iyong kape. Ganun ang ibig sabihin. Nakalimutan ko yung tawag sa ganun trabaho. Ngayon, sa kakabilis-bilis ko, syempre po yung aming hotel, bukas ang pintuan niyan, patay ang aircon. Kapag sinara mo, buhay ang aircon. Pero kung hindi mabuhay, papatsasara mo muna yung room, ang pinto, tapos bubuhay mo yung aircon. Ang laki ng aso. Kakatakot. Mabait naman siya. Aso ng amo niya. Okay. Siguro yung amo kasi siya may tali sa leg. Shalom! Hello. Boker Tov! Yes, yan. Binuksan ko po yung bintana kasi pag bukas ang pinto, kailangan buksan ang bintana dahil hindi makakahinga. Sa kakabilis-bilis ko, nawalan ako ng presence of mind. Parang sa pangatlong room yun eh. Napatama yung noo ko doon sa kanto mismo ng mirror. Ang sakit, feeling ko pumutok na yung noo ko. Ito yun ah. Yan. Bumukol yan. Siyempre, wala kami pang first aid. Sabi ko, kung ano mangyari, tutuloy ko pa rin yung gawa ko. Nahawakan ko, sabi ko, parang bumubukol na. Di ba po, yung bawat room, merong ref. Walang provided ice yun. Meron doon sa may parang maliit na compartment. May parang snow. Ginanon ko yung kamay ko doon. Pinalamig ko, tapos ginanon ko sa ulo ko. Yun ang ginawa ko pong first aid dun sa... 45 na pala! Takbo na! Takbo na! Yun. Nail ko sa no ko. Yun. Pagkatapos nun, after lunch, pinaspasan ko na yung trabaho kung ano na check-out room. Alas 4 na. Hindi, pang mag-alas 4 na matatapos ko na yung check-out. Hindi pa ako nakapag-stay over. Kasi may nanghingi sa akin ng tubig, may nag-request na mag-ina, na may pila yung ina, mayroon parang pantulak siya. Naayusin ko na yung stay over room nila. Lagi ng tubig, ang galing yung mga kalat. Bilisan na. Pero siguro 89% ko lang siya nagawa. Pagkatapos, hindi ko naibigay yung 100%. Tapos, pagkatapos ko na alas 4, nag-proceed na ako sa stay over room. Tuloy-tuloy yun. 6 o'clock ayaw na kami pakainin. Dahil kami lang naiwan eh. Sacrifice po talaga. Tuloy-tuloy yun ng tuloy-tuloy. Natapos ko lahat yun. Mga 7 o'clock na yata. Stay over. Pagkatapos, tumulong ako dun sa dalawang kasama. Joan, tsaka si Trill. Yun. Pagkatapos, tinulungan din kami ng lobby manager namin na maganda. Si Olga. Yung hinihingi kong para sa pampalit ng kama, kung ako'y naghantay, dumating yun, alas 5 na. Aanhin ko yun. Parang alas 7 na nga, alas 6. Aanhin ko yung pang-cover na yun. Kung umaga ko palang hinihingi, hindi nila ibinigay. Yung check-out room lahat na yun, tsaka stay over, inayos ko yung kama. Kapag yung kumot ay medyo may konting stain, binabaliktad ko lang po yun. Tapos sinispray ko ng pabango pataas para mahulog nyo sa kama yung pabango. Yun. The efficiency, we reach. But the quality affected. Quality, efficiency. Depende yun sa kaya ng katawan. Sige po, yun po yung nangyari nung Sunday. Kasi ito lang po yung time ko para mag-vlog. Ito ang time kasi pag uwi ko, bagsak ako tulog. Nahubad ng sapatos yung medyas ko.
tumatakbo na ako kasi 6:48 na. Okay, bye, guys. Please like, subscribe, and click the notification bell if you want to update about our daily life here in Israel as hotel housekeeper. Masaya dito sa Israel, sa labas. And feel the port talagang bakbakan. Ang pinipray ko kanina, umaga, Panginoon, pagalingin mo yung paa ko, bigyan mo ako ng lakas sa aking pagtatrabaho araw-araw. At yung aming amo, maging mabait, makonsensya. In Jesus Christ's name, amen. Okay, babayin po yung kwento ng Sunday. Part 2 po ito. Next na.